My name is Cherry Ann Famarin, a fourth year business management student. Hopefully, I will be graduating this March. And I have been 8 years here in EUP as a working student. So, as a cashier, I started, we go here at 4 o'clock in the morning to cater the students, especially those nursing students who came here at 4 o'clock in the morning. And then, after noon, tuloy-tuloy na po yung serving namin until 7. And then, pagkatapos po noon, nagkakaroon kami ng worship after serving time, beyond 7 to 8. And then, after noon, kakain po kami, then preparation time. And pag 10 o'clock po, open na po ulit kami up to 1 o'clock p.m. And then, preparation time again, 2 to 4, and then, we will open at 4 o'clock p.m. up to 7 p.m. So, bilang isang cashier po, hindi rin po madaling i-handle yung mga students or yung pakikitungo nila, kailangan maging maayos ka, patient, kasi may mga students din na iba-iba rin po yung attitude nila pagdating sa counter na kasi yun po, hindi natin alam kung yung mainit yung ulo nila pagkagaling sa school, kaya minsan nagkakaroon ng conflict between the servers, cashiers, and the student. Pero as long as possible po, mas magandang maging humble po at patient kapag andito po sa area namin. Hindi po siya kadalian pero ginagawa po namin yung best namin para makaserve po sa kanila. So if ever man po na minsan hindi kami nakakapag-smile, medyo pagod rin po kami. Pero bilang worker po ng CAP, masaya po talaga. Bagaman it's tiring, yung bonding, masaya. Maganda yung naidudulot sa amin na kahit kami pagod, nakakapag-work pa rin kami ng maayos kahit sa magandang bonding na meron kami. My name is Brilyn Franche and I'm taking Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics. I'm already 8 years here in Cafeteria and I'm assigned in preparation, specifically sa veg prep. Dito po kasi sa CAF, ang prep is divided sa every iba't ibang prep. Ang isa is entree prep and veg prep and may mga iba pa rin po sa dessert prep. So ako po naka-assign sa veg prep. Dapat pag veg prep ka, you must be here at 4 a.m. kasi ang mga cook nagluluto din sila ng maaga. So dapat bilang veg prep, ang gulay kasi na pang-umaga minsan hindi piniprep. So dapat, pag may gulay na pang umaga na kailangan i-prep, dapat maging maaga kami kasi lulutuin na yun ang cook. Tapos, ang actually talaga ang trabaho ng veg prep is nag-prep ng vegetable for the whole day and for the next day ng morning. Tapos dapat pag veg prep ka, kailangan may idea ka kung paano ikat yung mga gulay kasi dapat uniform yun, hindi mo basta-basta ikakat yun ng basta-basta. So bilang veg prep, kailangan responsible ka sa paggagayat at pag-prepare ng mga vegetables. Ano lang kasi yan, vegetables lang piniprepare namin. May mga nagpe-prep din for entree, which is yung mga ulam. May mga naka-assign din po doon. Tapos dapat pag veg prep ka, kailangan laging mong i-maintain ang area nyo na malinis. Kahit sa ibang area, dapat maintain nyo yung cleanliness. Tapos kahit na nasusugatan kami, masaya pa rin kami kasi yung bonding dito sa cafeteria masaya. I'm Heber Joy Coro. I'm taking a Bachelor of Electronics and Communication Engineering. I am a chief cook in this cafeteria. And I've been here for almost 5 years in this cafeteria, in this university. Then I've been working here since 2010. Then our duties, it started when we wake up early in the morning as early as 3 o'clock in the morning, and then we will start that, then busy hours, then we will end up at 7 in the evening. Then I am happy for in here. I'm happy because this is my colleague, and I've been staying here, and I'm enjoying staying here in the cafeteria. I am Gerald Zay Makalinaw, taking up BS Biology course. Ako po ay second year
na sa aking course. Pero ako po ay 3 years na rito sa aking department, walang iba kundi sa cafeteria. Ako po ay ang area ko po dito ay nag-apat na. Una po ako ay naging dishwasher, busboy, then nalipat po ako sa stock room, and present po ngayon ay binalik po uli ako sa busboy. Siguro po na-miss po ako ng mga boarders. Sa mga area ko po na tatlo, sa lahat po ng area ko ay ang pinakamahirap po ay ang pagiging busboy. Kami po ay gumigising ng alas 3 at kailangan po kami ay naka-time in na rito ng 3:30, then magtutuloy-tuloy na ang aming work, and kami po ang pinakahuling umaalis mga 7:30. Pero ang closing time po namin talaga ay 7 o'clock. Tapos kami po yung mga madalas mong nakikita sa dining, dito sa counter. Kami po yung mga lalaking palakad-lakad dito. At kami rin po ang naglilinis, nagmamap at nagwawalis dito sa dining. Once na minahal mo ang trabaho mo at ginamitan mo ito ng isip at lakas, makakaya mo ang lahat. At wag niyo pong ikakalimutan ang ating Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng lahat.